So what is up mga kaagadyan, paalis na tayo, so 10:15 at yan, ngayon lang ulit tayo mga kabuhat after 3 days, mamaya ulit, let's go. So ayan, nandito na tayo sa gym, hindi ko alam kung nandito na sa darat, parang nandito na yun mamaya ulit. Dalawa kami ngayon. Nakatapos lang ngayon magbuhat. I miss you, Buboy. Buboy, kung mapanood mo man to. Sa accident ski, wala. Pizza time. Pipinsa mo namin na rin. Pizza time. Pizza time. Pizza time. Mga truck na rin. Mamaya ulit. Pili na lang ako man eh. Hindi nga kami, nakakailangan ko dito. Ito lang. It's a time. So ayan mga kaaga, naka-win na tayo. At
wala naman kami ngayong schedule ng Tekno, kaya lang may nag-chat sa GC yung president namin, bigla daw may klase kami ng 3 PM, so ayun, medyo mabawasan yung pahinga natin, kaya mamaya na lang ulit, let's go. So what is up mga ka-agka, dyan nagbabalik tayo. So time check natin, 8:04 ng gabi. At ayan, nanonood lang ako dito ng yung lesson namin kanina. So in-screen record siya nung kaklase ko. So balik kagrupo ko din yun, si Irish. Ayun, buti in-screen record niya. Tapos napapanood natin ngayon kahit wala ng klase. So maganda yun. Ayan. Bali, ang task namin nung group activity is 4. So, nagawa na namin yung isa, may 3 pa. So, hinati-hati na lang namin para mabilis kaming matapos. So, bukas pala holiday. Siguro maglalaro ako bukas. Pero unahin ko muna yung buhat kasi 3 days tayo. So, kanina lang tayo nakabalik. After 3 days nating pahinga. So, alam nyo naman yun. Kung napanood nyo yung fast vlog, hindi tayo nakabuhat kasi marami tayong ginagawa. Tapos bukod doon is ayun nga, 2 araw tayong sunod naglaro. So masakit pa yung katawan ko hanggang ngayon. At yun, gagawa lang ako nito para at least kahit papano is makausad tayo sa mga gawain, makatapos na tayo. Kasi mas maganda yung matapos natin lahat ng gawain natin para wala na tayong iniisip na gawain. So, unahin muna natin yung mga gawain bago tayo mag relax para at least solid, hindi tayo malagpasan ng gawain kasi yung pagre-relax naman is anytime pwede, yung gawain is may due date, so unahin natin yun, gawin natin siyang priority. So, ayun, baka makinig muna ako dito tapos mamaya ulit akong mag-vlog siguro kung sakaling may energy pa tayo bago matulog. So ayun, mamaya ulit mga ka-agka, let's go. So what's up mga ka-agka, at yan, kakatapos ko lang panoodin yung video record nung klase namin kanina, at ayun, naghati-hati na kami sa gawain, tapos in-edit ko lang tong vlog na to para at least yung habang tumatakbo yung oras natin is ma-render natin yung vlog, tapos kung kaya is ma-upload din natin. So eto ang date nitong vlog na ine-edit ko is July 14. So yan, kung mapapanood nyo, 19 ko siya ginawa ng outro. So ayun nga, syempre dapat marunong tayo ng multitasking. So hindi lang naman dito sa school tayo makakaranas ng mga maraming gawain. So, para ma-apply na din natin yan sa mga susunod nating gagawin. At, ayun, medyo busy pa din tayo, pero at least, nauunti-unti na natin yung mga gawain. At, yun, mamaya ko ulit kayo babalitaan kapag may share na ako sa inyo na quote. So, ayun, mamaya ulit, let's go. So what is up mga ka-agka, at yan, nandito na tayo para sa outro ng video natin ngayong araw, na ngayon lang ulit tayo makapag-shoot ng same day na outro kasi ayun nga, alam nyo na yan, marami tayong ginagawa this past few weeks, so dahil yan sa summer class natin, at yun yung time na nagagawa tayo ng outro is kumbaga na kakain siya ngayon ng mga activities namin sa school. So, instead na nakapag-outro tayo, is nakakalimutan na natin kasi mas nauuna yung mga ginagawa natin sa school. So, ayan, nandito ako para mag-share sa inyo ng isang quote na ulit. So, eto parang, eto lang yung bet kong quote para ngayong araw. At nakalagay dyan is, ayan, lalagay ko pala dito, galing kay Business Mindset 101. So, nakalagay dyan is being able to switch up your vocabulary depending on who you're speaking to is an underrated skill. So, ayun daw, yung
ipapabago-bago mo daw or skills mo daw kung paano ka mag-ship dun sa iba't ibang style ng pagsasalita. So, halimbawa, professional yung kausap mo, yung kaharap mo is kaya mo siyang kausapin ng katulad dun sa kanyang profession. So, kumbaga formal yung pakikipag-usap mo sa kanya. Kung English yung gusto niyang language is kaya mo din. So, ganun din sa normal na tao. Kumbaga hindi na normal na tao is ibig sabihin yung sakto lang yung Taglish, parang ganon, informal. So, marami kasing klase ng tao, kaya, kumbaga parang mix up na rin yung nagiging language natin. At marami na ding nag-a-arise or lumalabas na mga bagong lingwahe. So, bukod doon is hindi lang naman yung pagdating sa language. Kumbaga parang may connection din siya dun sa parang pakikisama sa ibang tao. Kasi, kung hindi ka marunong makisama or hindi mo ma-adapt yung sistema nila ng mga taong kaharap mo is parang hindi ka makaka-relate or hindi mo sila makaka-interact ng mas maayos. So, kaya sinabi dyan na underrated life skill yung ganong skill. So, ayan, kaya ko yan pinili is dahil dun sa word na underrated. So, parang ang hilig ko dun sa sitwasyon na underrated ako, kumbaga underappreciated. Halos same lang kasi yon. Kapag sinabi kasing underrated, kumbaga parang underappreciated ka. Kumbaga mas may igagaling ka pa or mas may kaya ka pang ibigay kaysa dun sa ini-expect nila. So, yun yung isang paborito kong word, underrated. So, shinare ko na sa inyo kasi nakita ko lang sakto dun sa isang quote na napili natin para nga ngayong araw. So, ayan, siguro soon makikita nyo yung underrated na yan sa mga hindi ko alam kung i-reveal ko na, pero ayan, makikita nyo yung underrated na yan soon sa atin, basta associated siya sa atin at sa mga ilalabas natin na surprises. So, yung underrated is magiging part ng future natin yan. So, abangan nyo na lang. Siguro, pagdating ng araw na yon is babalikan natin yung vlog na to. So, July 19, shinare ko sa inyo yung word na isa sa mga paborito ko. Yun lang para sa araw natin ngayon. Dito ko natatapusin yung vlog natin para ngayong araw. So, maraming salamat sa panonood nyo palagi. Kahit na nadidelay tayo na uploads, nandyan pa rin kayo. Nandyan pa rin yung consistent ng mga nanonood sa atin. So, kahit nadidelay tayo, medyo outdated na kayo dun sa mga nangyayari sa atin is okay lang. So, ayun, maraming salamat ulit sa panonood nyo. Na-appreciate ko talaga kayo. Sobra. So, maraming salamat at tulad na palagi ko sinasabi, God bless sa inyo palagi, ingat at bye-bye.